Kong, maganda nga po. Maraming salamat sa iyong pagpapa-unlock ng interview. Kahapon po ay SONA na, first SONA ni PBBM at nabanggit niya doon sa kanyang agriculture. Bilang kayo po ay kinatawan ngayon sa Kongreso sa AGA Party List. Ano po ang inyong pong reaction o komento po dito bilang kayo po ay isa sa mga nagsusulong ng mga patungkol sa mga magsasaka o sa agriculture? Alam mo, natutuwa ako sa kanyang mga binanggit sa kanyang persa State of the Nation Address patungkol sa sektor ng agrikultura. Una, ang importante ay tinatanggap niya at alam niya na tayo ay nahaharap sa kakulangan ng pagkain at mataas na presyo ng bilihin. So, yun napaka-importante noon. At dahil ito'y malaking problema, siya ay naglatag ng mga solusyon para ito ay matugunan. Meron siyang tinatawag na short-term solution at meron siyang long-term solution. So, dun sa una, ang gusto niya ay production. Sa panahon ng taniman, production ng lahat ng produktong agrikultura. At gusto niya itong tulungan ang ating mga magsaka at mga isda sa pamamagitan ng pagbili ng farm inputs o yung maramihang pagbili ng gobyerno ng abono, pesticides, feeds, at lahat ng pangangailangan ng ating mga magsasaka para maibigay ng mura sa lahat ng nangangailangan ng mga farm inputs. So, yan, malaking tulong yan sapagkat bababa yung cost ng production at hindi na madadagdag yung mga kikitain ng mga traders, importers. So, napakaganda niyan. So, siya pa, yung ating mga magsasaka ay gusto niyang pautangin. Hopefully, walang interest. At bigyan ng ayuda. Yung financial assistance na i-institutionalize niya sa kanyang administrasyon. Ang ibig sabihin ay hindi yung kung kailan lang magustuhan, kundi talagang meron ng nakaalat para sa pagpapautang at may nakaalat ding mga pondo para sa financial assistance o ayuda sa lahat ng ating mga magsaka. At sana ay kasama riyan yung mga tinatamaan ng kalamidad, bagyo, baha, tinatamaan ng peste sa hayop katulad ng ASF bird flu at peste sa ating mga pananim, ay mabigyan niya kaagad ng mabilisang ayuda or financial assistance kapag ang mga magsaka ay tinatamaan ng ganyang kalamidad at peste. Sir, concerning doon sa nabanggit niya na lahat ng mga nagpag-aral patungkol sa agrikultura, mga agriculturist na hindi nagtrabaho doon sa, hindi naging practice yung kanilang trabaho doon sa natapos nila, ay bibigyan ng, sinabanggit doon ni Pangulong BBM, na ibibigay yung mga lupa doon sa mga agriculturist na talaga yun yung special nila na gagawin. Hindi, isa rin yan sa maganda doon sa agrarian reform na yung lahat ng binigyan ng lupa kung merong mga utang ay parang hindi na sisingilin, merong moratorium for 1 year. Malaking tulong yan sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At kung yan ang yung lupa na hindi pa na ipamimigay at may ipamimigay natin sa talagang marunong magsaka na mga beneficiaryo, mga nag-aral, eh talagang makakatulong yan sa pagdami ng production ng ating pagkain. Is it possible po ba, sir, na mararamdaman na magiging 20 per kilo or hindi man aabot doon pero bababa yung kilo ng bawat bigas? May posible po ba nito? Alam mo, sa ngayon, talagang imposible yan. Dahil ang presyo ng palay 18-20 pesos per kilo. Kaya imposible yung 20 pesos per kilo ng bigas. Siguro yung 30 baka sakali. Kasi sa isang sakong bigas, sa isang sakong palay, 60% lang nito nakukuha ang bigas. So yung 40% ay mga darak
iba. So, ibig sabihin, mamahal talaga yung presyo ng bigas dahil hindi naman 100% yung isang kilong palay, isang kilong bigas din. Eh. So, tataas. Siguro yung 30 pesos napakaganda na, pero tingin ko magsasubsidy pa rin ang ating pamahalaan sa mga pangangailangan ng ating magsaka ng palay. Pero hindi na-highlights doon na kung yung importation, yung tuloy-tuloy na importation natin. Ano pa ba yung may suggest mo dito? Eh, sa ngayon, talaga naman kailangan ng pag-import dahil doon sa mga produktong may kakulangan. At dapat, yun lang kailangan. Number one. Number two, dapat pag hindi pa panahon ng anihan, saka tayo mag-import. At nang hindi naapektuhan ang ating magsasaka pagka merong anihan na bumabagsak ang kanilang presyo. So, yun ang dapat gawin pagdating sa importation. Sinabi naman niya na ngayon taong lang ito, hanggang siguro by early next year, medyo mataas ang maaaring mag-importation, pero pag lumakas na yung production, bumababa, kung mapapansin mo, bumababa yung target niya na importation. Ngayon, yung isa naman sa smuggling, sinabi rin niya na tututukan niya ang smuggling sapagkat yung mga nagkakaroon ng mga undervaluation, yung technical smuggling, misdeclaration, misclassification, isa yun sa kanyang binanggit sa economy. Gusto niya makakuha ng maraming pondo. So, kailangan matigil yung smuggling. Yung rice re-tarification law po ba, kailangan i-repaso ito o amindahan? Tingin ko kailangan i-review at kung maaari magkaroon ng amendments para talagang tingnan kung yung makakatulong lang talaga sa ating mga magsaka ang mapalagay dyan sa batas na yan. Noong una, parang ang gusto mangyari, matulungan ng magsaka, ang problema, kaagad in-implement yung pagbababa ng tarifa, binabayad tarifa. So marami nakapag-import ng bigas na hindi mo pa naman natutulungan ang ating magsaka ng palay. Dahil kukulektahin mo pa lang yung tarifa para itulong. Eh, binaba mo ng lahat yung tariff rates, even yung outside ASEAN countries, ay binaba rin. So, yun, matindi ang naging epekto noon sa ating magsaka. Kaya nagkanlulugi ang ating mga nagsasaka ng palay. Kaya mapapansin natin, dati ang kulang yung mga something like 5% na lang at tayo'y self-sufficient na pagdating sa bigas, eh ngayon, nasa mga 20%. Parang nag-decrease ng 15% ng self-sufficiency. So, yun, kailangan talaga tulungan ng ating gobyerno. At naniniwala naman ako na yung mga sinabi niya, eh hindi niya kaya ipatupad niya pag hindi niya yan nilagyan ng malaking pondo. Number one, dapat lagyan ng malaking pondo ang ating sektor ng agrikultura. Siguro by next year, dapat mga 200 billion ang gawing pondo. Para yung mga sinasabi niya, kasama rin doon sa sinabi niya, yung mga post-harvest facilities, modernization ng farming, research, scientific approach ng ating mga magsaka. So, mga ngailangan yan ng malaking pondo. At hopefully, by next year, ay maging yung 75 billion or 1.5% ng budget sa ng binibigay sa agrikultura base sa entire budget ay maging at least 4%. Same with Thailand. Ang Vietnam kasi 6.2% ng kanilang entire budget ay binibigay nila sa sektor ng agrikultura. Hopefully maging at least 4%, which is 200 billion ang may alat na budget ng ating presidente para susunod na taon. Si PBBM po ba ay nakipag-ugnayan na sa inyo sa mga may advocacy patungkol sa mga magsasaka? Meron siyang itinatag na council na puro nasa private
stakeholders. Mm. So, iba-ibang sektor, hindi lang sa agrikultura, pero sa agrikultura, yung meron siyang itinalaga na presidential advisor para something like that, na tungkol sa agrikultura ang kanyang tututukan, meron siyang inilagay na tao dyan, at hopefully, yan ang kaagad magpatawag sa lahat ng sektor ng agrikultura. Magkaroon ng mga pag-uusap, pagpapalitan ng mga kuro-kuro at masabi kung ano sa tingin ng mga nasa sektor ang kanilang pangangailangan. Dahil yun ang unang dapat gawin, alamin sa mismong mga sektor ng agrikultura ang gusto nila, ang kailangan nila para at least yung programa ay naaangkop sa pangangailangan at gusto ng ating mga magsara at mangisda.